na naman tayo, nakabili tayo ng power control board ng Panasonic automatic washing machine. Nabili po natin ito, guys, sa junk shop. Kaya kung mapapansin nyo, guys, yan, ginawa na siya dito, ginawa na rin dito, at ito pa, guys, ang malupit, pati dito, pinagbabaklas na po, yan, ito pa, guys, yung kanyang control panel, yan, ito po, guys, ay control panel ito ng Panasonic automatic washing machine. So, ang naging problema nito, guys, ay no power kanina. Ginawa na po natin yung kanyang power. Nga lang, nabubuhay siya, may U12 error. Kung napapansin nyo, guys, yun nandito, tinanggal na namin yung sa door sensor kasi sunog po. So, ngayon, guys, ang ituturo po namin sa video nito ay kung paano mag-bypass ng door sensor. Ito wow. Po, guys, ay yung Panasonic na ang mga pindutan ay sa harapan po. Tapos, meron kasing Panasonic na yung mga pindutan po ay nasa ibabaw, yung parting palikod na po. So, ito, guys, papakita namin sa inyo kung paano mag-troubleshoot o mag-bypass ng door sensor ng Panasonic automatic washing machine. So, simulan na natin, guys. So, explain ko po muna, guys. Ito po yung mga parts niya. Ito po yung sa pressure level sensor or water level sensor. Ito naman, guys, yung mga wiring. Ito pong puti tsaka brown, ito po yung live natin sa kuryente. Ito pong pula sa wash motor tsaka itong blue. Ito naman ay sa drain motor. Ito naman po sa water inlet tsaka ito po ay common ng mga motor. So, yun, guys, simulan natin. Meron kami ditong cord, guys. Ayan. Cord. Ito po ay hiniram ko muna sa aking printer. So, ikakabit na natin dito, guys. Ayan. Hinabat na natin. Try na po natin saksak at buhayin. Bali, guys, ito ay nabubuhay na. Nga lang may error po. So, yun lang, guys, ang ipapakita namin sa inyo kung paano i-troubleshoot yung error niya. So, bubuhayin na natin, guys. Ayan, nabuhay na. So, ituro ko lang muna, guys. Ito pong tatlong ilaw na ito ay wash, rinse, tsaka spin. So, bali, nag-a-appear yung U12 error kapag nag-i-spin or nag-rinse na siya. Kaya, try po muna natin sa spin. Ayan, spin po yan, guys, pag ganyan. Dito na dito po yung start. Pinutin natin. Yan, guys. Ito po, guys, yung pinaka-problema ng U12 error. So, yan ang gagawin natin ng paraan. So, magbabypass po tayo ngayon ng door sensor para hindi na tayo maghintay pa ng umorder pa ng parts. Pwede naman siyang i-bypass. Nga lang, pag nakabypass, guys, yung door sensor niya, medyo ingat-ingat lang sa bata dahil pag nakabukas po yung pintuan ng yung door ng top load washing machine ay hindi po hihinto yun. Di gaya pag may door sensor ay nahinto. Pero kung talagang nagtitipid po kayo, guys, para hindi na masyado mapagastos tayo sa ating board, pwede naman po natin itong i-bypass. Basta warning lang, guys, iingatan natin ito na mapakialaman ng mga bata. So, ito, guys, sisimulan natin mag-troubleshoot nito. Ang gagawin natin, guys, bali-off muna natin. Bunutin natin sa saksak. Yan. Yan, kung pansin nyo, guys, ito po yung tinanggal namin na sunog na. Kasi kanina, guys, kahit nakakabit pa yung door sensor niya, ay nag-i-error na po siya kahit nilalagyan na po namin ng magnet, hindi pa rin po, guys, nawawala yung door error sense, door error, yung U12 error. So, simulan natin, guys. Panoorin nyo lang po, guys, kung paano mag-bypass ng door sensor. So, ito po yung ating soldering lead. Gagawin lang natin dito, guys. Kung papansin nyo po, apat po ito. Yan, apat yan.
Itong dalawa, pagtatabihin natin. Yan, pagtatabihin natin itong dalawa. Yan. Tapos magpuputol tayo dito, guys. Yan. Tapos ito, kakabit naman natin dito sa kabila. Ganun lang guys, kadali. Yan. Tsaka double check natin, baka shorted siya. Okay naman. So i-try na natin guys kung mag-U12 error pa siya. Balik na natin. So ito po muli yung cord. Pa-plug in na po natin. Okay. On na po natin. Yan. Kung mapapansin nyo guys kanina, hindi pa ilang segundo pa lang, nagsisignal na po agad ng U12 error. So dito po ulit tayo sa spin. Yan, naka-spin mode na po ito guys. Start na po natin. Ayan guys, nagbawas na ng minuto. Ito po kasi yung timer, nagbawas na po siya ng minuto. Kanina guys, hindi po siya nagbawas ng minuto, nagsisignal po siya ng U12 error. So ngayon guys, ibig sabihin niyan guys, naikot na po yan. Yan nga lang, hindi po nakakabit yung mga motor natin, pero may mga boltahe na po yung nalabas dyan. So ganun lang po guys yung pag-troubleshoot ng Panasonic Automatic Washing Machine U12 error. So ito po yan guys. Ito po yung bypass natin. Yan po. Yan. Ganyan lang ginawa natin, bypass na po yan. Para hindi na tayo mapagastos pa sa board. Dahil meron kasi akong kakilala na customer, nagpagawa sa amin ng ganitong problema. Ang sabi daw nung nagtingin na una ay papalitan na daw po yung board dahil hindi magawa yung U12 error ng Panasonic. Pero sabi ko naman kay madam ay huwag niyo po munang palitan dahil may second option pa po niyan. Ito nga po yung ibabypass na po yung door sensor dahil medyo mahal daw po yung board. Ayun guys, yan lang po. Ayan, 6 minutes na. Ibig sabihin, okay na ang board. Salamat po guys sa panonood. Muli po, paki-like and subscribe naman po sa aking YouTube channel. Salamat po.